May lalaki sa Davao del Sur na ang reklamo sa buhay, parati raw siyang hinihiwalayan ng kanyang mga karelasyon at hindi raw dahil sa bisyo o pambababae, kundi dahil meron daw siyang malaking sikreto. Nakatakdang maging malamig ang Pasko ng taga Davao del Sur at construction worker na si Jimmy. Hindi niya tunay na pangalan. Takot na raw kasi siyang umibig pang muli. Hiniwalayan na raw kasi siya ng una, ikalawa, at pati ang ikatlo niyang kinasama. Kahit pa sa totoo lang daw, ayon sa kanya, siya na may good catch. Sabi nila, may itsura din. Maraming babae magkagusto. Hindi rin daw siya mabisyo. Cellphone, email, yan lang. Sigarilyo lang ang bisyo ko. At lalong hindi raw siya manloloko. Hindi ako babayero. Hindi ako nangangaliwa. Pero bakit nga ba si Jimmy, pagdating sa pag-ibig, laging sawi? Hindi na siya masaya, tanda nasaktan siya. Ayaw na niya. Ang problema raw kasi ni Jimmy, talaga namang napakalaki. Taong 1999, nung nakilala raw ni Jimmy ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso, itago natin siya sa pangalang Emily. Sina Jimmy at Emily, bumuo ng sariling pamilya sa Cebu kasama ang tatlo nilang mga anak. Pero taong 2013, nagtrabaho sa Bataan si Jimmy. Dinala kami ng kontraktor namin doon. Pag-uwi niya ng Cebu, ramdam ni Jimmy na ang relasyon nila ng kanyang misis tila tumamlay. Talik naman kami. Ramdam ko na wala siyang gana. Sinabi niya sa akin mismo nga ayaw na niya. Hindi siya masaya. Madalas din daw silang magtalo. Nakakasakit ka eh. Nagalit siya. Wala daw akong utak. Bubo daw ako. Doon ang umpisa na wala ng gana ang pagsama namin dahil pulo lang sermon. Bumalik ulit siya ng Bataan at nagpakalunod sa trabaho. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakilala niya si Faye. Hindi rin nito tunay na pangalan. Nagkakilala kami noong 2017, 2018. Nahulog daw ang loob nila sa isa't isa. Pero nung sila'y naglabing-labing, si Faye may inireklamo kay Jimmy. Hindi normal, masakit daw, hindi niya magusto. Makalipas ang tatlong buwan, ang relasyon ni Jimmy at ni Faye na uwi rin sa hiwalayan. Hindi daw siya masaya sa akin. Nitong nakaraang taon lang, si Jimmy na in love ulit sa kanyang ka-chatmate na itago natin sa pangalang Gretchen. Magkatagpo ako na tunay na babae, tanggap kung sino ako, kaya ako sumubok. Nag-click naman daw sila. Pero si Gretchen, meron ding reklamo. Sinabi niya sa akin, kakaiba sa iyo, nasasaktan ako. Sabi ko, hindi mo makumahal. Sabi mo, kahit sino ako, tanggapin mo. Tama lang, sakit eh. Sa huli, nauwi rin sila sa hiwalayan. Alam ko na ang pupuntahan ng relasyon. Nakakasakit ka eh. Tama lang, sakit eh. Pero ano nga ba itong inireklamo ng tatlong nakarelasyon na ni Jimmy? Ang dahilan ng paghiwalay namin, yun talagang ari ko. Malaki naman ang ari ko noon. Pero ang sukat daw ng kanyang pagkalalaki, hindi natural. Naturukan na po ako ng petroleum jelly. Kontento na sana ako sa ari ko. Tama naman ang laki, tagahaba. Satisfied naman misis ko noon. Hindi ko pinangarap na lumaki pa. Pero nung nagtrabaho siya sa Bataan, noong 2013, nakilala niya si alias Tagalog at meron daw ito sa kanyang inalok. Ang lagay ng petroleum sa ari, sabi niya marami na daw siyang naturukan dahil doktor daw siya sa ganun na bagay. Tapos hindi ako pumayag. Pero dahil nakainom sila nung gabing yon, si alias Tagalog, isinakatuparan daw ang plano nito. Apat daw sila noon na tinurukan. Hindi ko alam ang balak nila. Magpaturok pala yung tatlong Tagalog. Dahil sa kalasingan, si Jimmy nawalan daw ng malay. Aray! Aray! Pagising ko, namamaga na. Aray! Wala na akong laban dahil wala lang din ako malay. Lasing na lasing na ako. Nagmaga ng are ko. Hirap para ka ding bagong tuli. Pagtulog ko minsan, maipit, masakit. Ngayon, pangit tingnan. 2 inches lang sukat ngayon. At saka ang taba niya, para hindi mapasok sa kahan si Grelio. Yung bagong titurok, masakit kung magalaw. Suot akong masikip para hindi
gumagalaw. Ang galaw ko, limitado. Kung tumitigas, yun, sumasakit na yan. Hirapan ako pag magtakbo-takbo. Sa nagbaba sa akin, hindi ko naman ito kagustuhan. Biktimaran naman din ako. At ang hindi niya inasahan na ang kanyang pagpapalaki ng ari, ang siya rin palang makasisira ng kanyang mga relasyon. Sinabi ko sa kanya, naturukan ako doon. Nagalit siya. Wala daw akong utak, bubo daw ako, tanga. Nakakasakit ka. Parang nasugatan yung ari niya dahil laki na daw. Hindi normal, masakit daw, hindi niya magusto. Una pa lang namin pagtalik. Tama niya, sakit eh. Sinabi niya sa akin, kakaiba sa'yo, nasasaktan ako. Nais man daw ngayon ni Jimmy na ipatanggal ito, wala siyang magawa. Kapos siya sa pera para magpatingin sa doktor. Una, nagpadala ko ng pera sa mga anak ko. Mahiya din ako tanong-tanong. Pero desidido raw talaga si Jimmy na ipaayos ito. Lalo't meron na naman daw ngayong nagpapatibok ng kanyang puso. Nakilala kami sa chat, 2 buwan pa lang. Ang balak namin magkita ngayong December, doon din ako magpasko sa kanila. Ikabahala ko yung lagayan ko. Baka ganun din mangyari. Tapos minahal ko na siya. Dumulog na ako sa Kim G's dahil ayaw ko nang maulit yung ganun. Sino man ang kapanood, sana matulungan ako sa akong problema. Hinanap namin ang mga babae na di manoy nakarelasyon ni Jimmy. Ang una niyang kinasama, hindi bukas na pag-usapan ang issue. Ang isa pa niyang nakarelasyon na si Gretchen, hindi raw alam ni Jimmy kung saan na nakatira. Habang ang isa pa, si Faye, narito sa Quezon Province. Mapagmahal siyang lalaki. Maganda siyang lalaki. Paano kaya kung ang dalawa muling makapag-usap? Kamusta ka na? Naiwan mo ko sa ere. Sinong nang iwan sa ere? Totoo ba, iniwan mo ako dahil nandun sa ari ko na iba itsura? May asawa ka na? Wala nga eh. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. May kaso rin bang pwedeng isampa si Jimmy kay alias Tagalog na sa pilitan di manong nagturok sa kanyang ari? Higit sa lahat, may pag-asa pa rin kayang masolusyonan ang napakalaki niyang problema. Ang risk niyan, pwedeng magkaroon ng infection. Ang seryosong usaping ito ng ilang mga kalalakihan na naaapektuhan pati ang kanilang mga karelasyon. Tama na, sakit eh! Patuloy po nating pag-usapan sa aming pagbabalik. Si Jimmy, hiniwalayan ng 3 niyang nakarelasyon. Nadiskubre raw ng mga ito na naturukan siya ng petroleum jelly sa kanyang ari. Walang ibang dahilan ng paghiwalay namin, yun talagang ari ko na hindi na tama. Ang isa pa niyang nakarelasyon na si Faye, narito sa Quezon Province. Mapagmahal siyang lalaki. Maganda siyang lalaki. Pero paglilinaw ni Faye, hindi raw totoo na ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ay ang sukat ng ari ni Jimmy. So hindi naman po talaga totally na yung naghiwalay kami na iyon po yung rason dahil sa ari niya. Pinakamasakit na nangyari sa amin na naghiwalay kami ay yung dalawa kaming umalis na nagtalikuran kami na wala nang pakialamanan. Para magkaliwanagan, si Faye pumayag na kausapin ito sa pamagitan ng video call. Kamusta ka na? Iniwan mo ako sa ere. Sinong nang iwan sa ere? Ito ba, iniwan mo ako dahil nandun sa ari ko na iba itsura? Minamahal ka naman. Kaya lang siguro sa ugali mo. Pagka mainit po ang ulo niya, gusto niya siya lang. Kaya nung point mo na yon, linayasan ko na lang siya. Hindi na po kami nag-uusap. Kasi may gusto siyang babae. Hindi naman totoo yan. Cross my heart, mamatay man ako. Linawin ko lang sa iyo ah, hindi dahil sa ari mo. Siguro naghiwalay tayo dahil sa ugali mo. Sorry kung hindi tayo nagkaintindihan. Patawarin mo ako kung ano yung nagawa kong kasalanan sa iyo. Sana kung may hindi siya nagustuhan sa akin, patawarin niya din ako. Kamusta ka na pala? May asawa ka na? Wala nga eh. Pwede ibalik natin ang... Anong muling ibalik? Muling ibalik. Ang tamis ng pag-ibig. Eh, may girlfriend ka na ba dyan? Bago lang. Mga 2 months girlfriend sa FB. Masaya na ako nga na sabi ko na lahat sa kanya. Sana magkamupo na kami dalawa pareho.
According to worldwide research, yung normal penile length ng mga Pinoy ay around 4.3 inches. Para sa mga kalalakihan, yung penile size ay importante para sa sarili nilang ego. Pangalawa, meron silang kaisipan na pleasure sa girl kung mas malaki yung organ. Tinuturing nating icing lang on the cake yung pagtatalik, and mas importante yung ingredients ng cake, like for example yung love, yung care, concern. Yung pag-inject ng petroleum jelly doon sa ari ng tao, nagresulta sa visible deformity. Papasok yan doon sa tinatawag na serious physical injury. Mahantong yan sa kaparusang prison mayor, hanggang 12 years yan. Kapag may presensya, halimbawa, nag-take advantage doon sa kalasingan ng biktima, 1 degree higher na hanggang 20 years yan. Nitong Webes, sinamahan ng aming team si Jimmy sa isang urologist. Gaano kadami ang nilagay dito? 21 ang sinabi nila. Kailangan talaga is operation. Tinatawag natin yan na penile fibrosis. Isa itong reaction tissues ng ating balat na pag in contact with the foreign body like petroleum jelly. Sa ngayon, nakita natin na wala namang infections. Para wala na siyang iintindihin sa gastos, sasagutin na raw ni Dr. Benignos ang kanyang operasyon. I-waive natin yung ating professional fee in regards to the medicines and other materials needed for the operation. Talagang gagastuhan niya yan. Libre naman ang operasyon, kaso nababayaran pa sa ospital. Mahirap din sa akin dahil hindi na trabaho ko, hindi piramente. Sa mga kalalakihan na nag-iisip na magpalagay ng ganitong bagay, huwag nyo na ituloy. Sa mga nakanonood, humingi ako ng tulong kahit sa anong paraan para ma-solve yung problema ko. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.